ako lang yun para ipalabas sa kanila na concern ako sa kanila. But the truth is, hindi ko naman tatawagin yung private investigator na yun. Ipakialam ko ba? Alam ko kasi hindi ka pa rin natututo hanggang ngayon. Good job. Sa akin na po to? Sigurado po kayo, Boss Doc? Oo, sa'yo na yan. Ang ganda nito! Pero ipareformat mo, ha? Para magamit mo. Boss Doc, salamat po! Ang bait niyo po! Don't you dare falsely accuse Harry! Wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Pati nung tao si Harry! Alam mo, pareho kayo ni Harry, no? You have criminal parents. Hindi kaya magkadugo kayo? Justine! Huwag mong bastusin yung anak ko in front of me. I'm sorry, Tito RJ. But sometimes, the truth can be a bitter pill to swallow. Hey, I'm sorry, Dad. Dahil hindi ko nakukonsintihin ang mga maling ginagawa mo, I'm gonna have to call the police. Si RJ, marunong tumanggap ng pagkakamali niya. At kahit kailan, hindi niya sinasaktan ng mga anak niya. Hindi katulad mo! Isa kang halimaw. Halimaw ka! Halimaw! Sasaktan mo ako? Sige! Sige, saktan mo ako! Gusto mo ko sampalin? Gusto mo ko suntukin? Gawin mo! Napakamalas ni Harry. Dahil ikaw ang naging tatay niya, wala kang kwentang ama. Wala! Hindi ko sinasadyang patay si Eri. Hindi ko sinasadya. I'm sorry, Harry. Lynette, I'm sorry. Hindi ko akala yung magagawa ko sa inyo to. Hindi ko na matatama to. Harry. Tuwarin niyo ako, Harry. Lynette. Tuwarin mo ko, Lynette. Hindi ako na yung magagawa ko sa inyo to.
Harry, nagawa mo! Si Harry sa areyang to. Eh, asa si Harry? Hindi ko alam yun yung sinabi sa api. Magtanong tayo, dali. Ah, kuya? Meron ba kayong nakita dito na lalaki na mga 20 years old? Doc, pahiram ako, ha? Andito lang, andito lang daw, Doc. May dala siyang kotse na puti. Ito siya, o. Oh. Ay, hindi po talaga, sir. Hindi po wala ka nakita ko ng ganito. Try niyo po magtanong po kayo kung makakilala po dito. Okay, sige. Salamat. Thank you. Miss, pwede magtanong? Ano po yun? Familiar ba kayo sa kanya? Ito, napadaan ba siya dito? Ito po, siya po. Dumaan po. Nakuha na po! Sinasabi naman naman! Ano yun? Diyos ko! Tabi! Tabi! Huwag kayo makialam! Sinasabi naman ako! Harapin natin si Harry. Umalis ka sa katawan na ako! Kailangan natin nanapit si Harry. Tara! Regan! Bakit? Umalis ka sa katawan na ako! Annalyn, tara na! Kailangan natin mahanap si Harry. Para mahanap na natin si Tita Linit. Tara! Doc, we have to go. Tara na, Doc. Teka lang! Tara na! Annalyn! Doc! Doc! Ay! Balik ang mag-iing makaanak! Excuse me, po! Lumayas ka sa katawan ng anak ko! Nay! Lumayas ka sa katawan ng ako! Sa tingin ko po, hindi po sinasaliban yung anak ko. Sa tingin ko po, may epilepsy po siya. Manggagamot ako! Alam ko nangyayari sa anak ko! Ate! Sinasabihan siya! Nay! Mga doktor po kami. Maniwala kayo sa amin. Hindi sinasabihan yung anak nyo. Epileptic po yung anak nyo. Ay, kailangan po namin ma-check yung anak po ninyo at kailangan po ma-clear po yung airway niya. Yes, can you give us some space, please? Tabi muna kayo, sir. Begin. Sabihin! Ma'am, dito muna kayo. Tabi na muna kayo sila na po. Mga doktor po sila, ma'am. Maniwala kayo. Tabi na muna. Sabi lang, sir. Sir. Doc, anong ginagawa mo sa kanya? Ano yan? Kailangan po natin gawin to para hindi po siya mabulunan sa sarili niyang laway. Ben! Ben! Tarinit. Si Daddy, tulog. Lasing na lasing. Magkakataon na natin to. Kaya niya po maglakad? Medyo kaya ko naman. Tandaan po. Tandaan. Thank you.
ko alam kung ano nangyari sa'yo. Pero alam kong hindi ka masamang tao. I'm sorry. Pero kailangan kong iligtas si Tita Lynette. Dad, sana mapatawad mo ako. I love you, Dad. Annalyn, anak, nasan ka? Kanina lang nandito ka sa Apex. Dok, si Regan po ito. May inasikaso lang si Annalyn na pasyente. Inantahan po kasi namin si Harry. Nakita namin sa tablet niya yung exact location niya. Ano? Nasan kayo? Dok, sa labas na po ng Metro Manila to eh. Nasaan nga? Susunod ako. Dok, ayaw po ipaalam ni Annalyn sa inyo eh. Baka daw po mag-alala kayo. Regan! Anak ko si Annalyn. I have the right to know where my daughter is. Now, tell me your location. Okay po. Ite-text ko po sa inyo, Doc. Sige, pupunta na ako dyan. Sige po. Anong nangyayari sa anak ko, Doc? Nakakainis talaga yung Zoe na yan. Panira kahit kailan. Just ignore her. Kano lang umiwas para hindi na kayo magbanggaan. I'm just wondering kung bakit pinagtatanggol niya yung Harry na yan. Hindi naman sila magkamag-anak. It's the least of your concern. Don't stress yourself. Hayaan mo siya. For all we know, baka meron tayong hindi alam. Anyway, mukhang hindi naman na talaga nila makikita yung Doc Carlos na yan. Kaya na lang tayo, Dad. Okay. Kailan pa naging private investigator yung daddy mo? Ang sabi mo, makikipag-meet ka sa kanya personally. Pero, bakit daddy mo yung kasama mo? Ano bang pakialam mo? Are you stalking me? Bakit mo sinabi hindi na makikita si Doc Carlos? Tumutulong ka ba talaga para hanapin siya? Or niloloko mo lang kami na may private investigator kang kausap? Kunwari lang yung pagiging concern mo eh. Will you shut up? Hindi mo alam yung sinasabi mo. Uulitin ko yung sinabi mo sa akin. Parehas na kayo ng daddy mo. There's something sinister about you two. And I can feel it. Huwag mo kaming pagsalitaan ng ganyan. Bastos ka! Mas bastos yung anak mo sa akin. Harry!
Sir. Yes, sir. How is she? Hintay na lang po natin si Doc. Siya na lang po yung magpapaliwanag sa inyo. Pero parang... kilala ko siya eh. Parang... pamilyar. Ah, oo. Siya yung nanay nung batang genius na doktor na taga-Apex. Yes, si Dr. Annalyn. Ah, siya nga. Sige, hanapin ko lang yung number ng Apex. Okay, thank you. Tito Lynet! Ano ginagawa natin dito? Bakit tayo pupunta sa mga pulis? Tito Lynet, nahimatay po kayo. And inalam ko na rin po yung nearest police station para makapag-report natin po tayo, okay? Nag-stop na yung seizure niya. Okay. Alalain natin siya. Let's go. Regan, help me with this. Upuan! Upuan! Dahan-dahan na. Lalay lang. Tiga lang. Lalay. Trigo! Dahan-dahan. Ayan. Okay. Okay, tumigil na po yung seizure niya. Pero nanay, kailangan po mapacheck up po natin siya. Kasi mali po yung iniisip niya na sinasapian po siya. At hindi po siya gagaling kung hahampasin niyo po siya ng kahit ano. Kaya ingatan niyo po yung ulo niya kasi kapag sumumpong yung epilepsy niya, pwede po yan mabagok. At saka anytime po pwedeng umatake po yung seizure niya. Kaya importante rin po na mabigyan po siya ng tamang gamot. Naku, salamat po, Dok. Kung hindi ho kayo nadaan dito, hindi ko po malalaman ito. Basta nanay, ang importante po, kapag bumalik po yung seizure niya, i-make sure po natin na clear po yung airway niya. So luwagan po natin yung gamit niya, tsaka itagilid din po natin siya para hindi po siya mabulunan sa sarili niyang laway. Importante din po na wala pong mga bagay sa paligid niya kasi pwede niya pong matamaan yun eh. Tsaka huwag na huwag po tayo maglalagay ng kahit ano po sa bibig niya. Dok, magagamot pa ho ba siya? Ang importante po ngayon is malaman po natin kung ano po ba yung sanhin ng pagsiseizure niya kasi pwede po yan dahil sa sugar niya or sa electrolytes po sa dugo niya. Pwede rin po kasi na meron po siyang bukol sa ulo niya or may abnormality po sa ulo niya. Kaya kailangan pong ipa-MRI or CT scan para po ma-check kung kailangan po ba siyang operahan. Ay, Diyos ko po. Maraming salamat po, Dok. Kala ko talaga sinasapian po yung anak ko. Maigi na rin po na may alam. Nay, kailangan niyo po talaga siyang mapacheck up. Malayo po kasi yung maaay sa ospital rito. At CT scan po, napakamahal. Pero importante po kasi yun. Magpatulong po kayo sa mga pampublikong ospital. Maraming salamat po, Dok. Bukas na bukas din, ipapacheck up po namin siya. Lynette! Harry! Lynette! Harry! Lynette! Harry! Lynette! Harry! Lynette! Harry! Lynette! Harry! Lynette! Hello po, Tito Gary. Carlos, what's going on? Hindi ko makontak kayong mag-ama. Pasensya na po. May problema lang po kasi. What's the problem? Meron po kasing pumasok dito sa bahay. What? Carlos, you have to protect yourself and Lynette. May iniwan ako dyan. Pumunta ka sa pantry. In case of emergency, magagamit mo yun to safeguard yourself. Go get it! Open it at kapain mo yung pinakamataas. Andun yung sinasabi ko. Hello, ate. RJ, nasaan ka? I'm driving, ate. Bakit? May problema ba?
Somebody called from a provincial hospital somewhere. Mater Angeli Hospital daw yung pangalan. Bandang San Simon. Nandun daw si Lynette. Ano? Saan banda yun? I will give you the directions. Sige ate, hintayin ko. Pupuntahan ko sila. Okay, thank you. Bye-bye. Bustok! Good morning! Ganda umaga po. Kuya, pwede magtanong? Opo, sige po. Ano yun, sir? Nakita ba itong asawa ko? Oh, ayan yung sinakay ko kanina. Ano? Sinakay mo? Oo, oh, inimatay yung babae. Saan mo sila dinala? Eh, doon, sa Mater Angeli Hospital, doon sa may bayan. Minutes, Lynette. Nandyan na ako. Ililigtas kita. Ikaw ang tumigil! Dahil ikaw sumisira sa mga plano ko! Si Doc Carlos, may balita na ba sa kanya? Wala namang nabanggit sa tawag. Pero kung nasan man siya, sana mahuli na siya. RJ! Saan ko dati nasa ako, ha? You're a monster, Carlos. Nobody wants to be with you, not even your son! I'm sorry sa lahat ng kasalanan naman ginawa ng dad ko. Sa nanay mo, lalong-lalo na kay Tita Irene. Tita Irene? Na siya ang pumatay kay Tita Irene. Oh my God. Sige. Tingnan ko tapa mo ngayon! Kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako! Dahil mahal ko si RJ! Ah, ganun. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kademonyo!